Part 11. Hey! Hello, Luciana, you look great! Natawa siya. Para silang magkaibigan ng lalaki ito. Parang si Amara lang daw, pangit ang una nilang pagkikita. Naalala niya kasing pinagtarayan niya ito. That's why I'm here. I'm ready to rock. Sinabayan niya iyon ng tawa. Anyway, I appreciate the milk. Sinabayan niya na ito ng tayo. I have to go. I've got some work to do. My manager will fire me, you know. Natawa naman ang lalaki sa kanyang sinabi dahil alam nitong siya ang may-ari ng Trinia. Sumenyas ito sa kanya na umalis na siya at kakain na ito. Tumango lang siya at pumasok na sa kanyang opisina. Maya-maya lang ay pupunta siya sa kusina para personal na tingnan ang ginawa ng mga ito at mag-a-assist din siya. How is she? Mabilis na tanong ni Miguel nang magkaroon siya ng oras sa umagang iyon. Kakatapos lang nilang mag-ensayo at sinunod niya ang gusto ng dalaga na huwag siyang magpakita rito. Kaya si Pablo ang pinadala niya sa Trinia's hideout para ito ang mag-report sa kanya kung kumusta ang babae. She looks really good today and breathtakingly beautiful. Her eyes shine brightly and her face glows. Napangiti siya. Nakikita niya sa isip ang magandang mukha ng babae. I'm happy to hear that. Yeah, I'm happy for Lucy too. She deserves it. Just keep an eye on her for me, Pablo, and I'll give you my newly purchased house in Las Vegas if you do that for the entire 7 days. Sure, after all, it's Luriana I'm after, not Luciana. Natatawang sagot ng pinsan niya. Kaagad niyang pinatay ang tawag. Pinapabantayan niya ang dalaga sa pinsan niya at alam niyang magaling doon si Pablo, bago lang din niya nalaman na may gusto si Pablo kay Serenity, isa na dahilan kung bakit mas gusto niyang iurong ang kasal nila dapat ng babae. Ayon kay Pablo, nakilala nito ang babae noon sa isang party at simula noon, hindi na nito makalimutan ang magandang mukha ni Luriana. Nagulat lang ito nung niyaya niya sa isang double date ang lalaki at nakitang si Luriana ang mapapangasawa niya. Para raw hindi niya mahalata na nagselos si Pablo sa kanila, si Luciana ang kaagad nitong nilandi. Pero kabaliktaran ang nangyari noon sa gabing iyon, siya ang nagselos sa dalawa. Captain, umarap siya sa kasamahan niyang tumawag sa kanya. Yeah, there's a party tonight at my house. I'll think of it. Okay, good. Nag-thumbs up ito sa kanya at kaagad na nagpaalam. Napailing na lang si Miguel sa kanya na tanggap ang tawag mula kay Lara. Sinagot niya ito at unang bumungad sa kanya ang matinis na boses ni Erish Lee. Daddy, napangiti siya. Parang biglang nawala ang lahat ng pagod niya sa katawan sa tuwing naririnig niya ang boses ng anak ni Lara. I pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. Isang masuyong halik ang binigay ni Miguel kay Luriana at kasunod yun ay palakpakan ng tatlong tao na naging testigo na kasal na sila. Isang civil wedding ang naganap at ang tanging bisita lang ay si Pablo, Aguela at Aguelo niya. Maliban doon, wala nang iba. Siya ang may gusto noon at ayaw niyang maraming makakaalam. Sa isang judge sila kinasal. Nung una ayaw niyang tanggapin ang alok ni Miguel hanggang sa naalala niyang kailangan niya ng tulong. Para sa anak niya, hindi niya kakayanin ang operasyon. Balak niyang lumuwas sa ibang bansa at magpa-opera at kailangan niya ng malaking pera sakali. Kung nung una, okay lang sa kanya na mamatay siya. Ngayon, huwag muna. Huwag. Muna. Congratulations, sweetie. Mabilis na lumapit ang Aguela at Aguelo niya sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Yamakap din siya sa mga ito. Pinapangako niyang dadalawin niya pa rin ang mga ito kahit mag-asawa na sila ngayon ni Miguel. Congratulations, dude. Mabilis na nag-fist bump si Pablo at Miguel. Nagkatawanan ang mga ito at kitang-kita ni Luciana ang totoong kislap sa mata ni Miguel. Totoong masaya ito lalo na nung sumulyap ito sa kanya pati si Pablo at kakaibang ngiti ang nakita niya sa labi ng lalaki. Mabilis niyang binawi ang kanyang tingin at sandaling nagpaalam sa mga ito na pupunta lang muna siya saglit sa malapit na restroom. Nagpresinta ang kanyang asawa na samahan siya pero umiling si Luciana. Gusto lang niyang mapag-isa muna saglit sa banyo at damhin muna ang mabilisang nangyari sa buhay niya. Eksaktong pagpasok niya sa banyo ay nagulat. Siya nung biglang sumunod sa kanya si Luriana. Hindi niya inasahan ang paglitaw nito. Luriana, congratulations! Mapait ang ngiting pinakawalan nito sa kanya saka mabilis na tumalikod.
Hahabulin pa sana niya ang kanyang kapatid pero biglang kumirot ang kanyang ulo. Ilang sandali siyang napasandal sa isang tabi at mabuti na lang, agad din nawala ang kirot ng ulo niya. Napahawak tuloy siya sa kanyang tiyan at napatingin sa salamin. Para sa kanyang anak ngayon na nasa kanyang sinapupunan, kakayanin niya bawat sakit. "You okay?" Mukha ni Miguel ang sumalubong sa kanya sa hallway. Nag-alala ito. Tumango siya at ngumiti. Niyaya niya rin na umuwi na sila. Totoo niyan, sekretong kasal lang talaga ang nangyari. Walang makakaalam na isa siyang Mr. Henderson ngayon at asawa siya ni Miguel. Simpleng silo-salo lang ang nangyari na ginanap sa bahay ng kanyang agwela. Order. Foods lang din pero okay lang kay Luciana. Naluluha pa nga ang dalawang tao na nagpalaki sa kanya, masaya ang mga ito na nagkatotoo, ang pangarap niyang pakasalan ng all-time crush niyang si Miguel. Mapait na lang siyang napangiti. Kinagabihan, tulad ng napagkasunduan nila ni Miguel, sa bahay siya nito sumama pero sa downtown na para hindi siya mahirapan pumunta sa kahit saan niya gusto. Bagong bailang bahay iyon at may kalakihan. Malayo rin sa mga kapitbahay at napapalibutan ng mga halaman at punong kahoy. May mga gamit na rin ang bahay at nagustuhan niya ang pintura at kulay ng mga kurtina. "Do you like it?" "Yeah." Ngumiti ito habang bitbit ang kanyang isang mulita. "I'll bring this upstairs." Tumango siya. Umupo siya sa sofa at nagpahinga roon. Pagod na siya at gusto niya ng matulog, ilang sandali pa ay bumaba si Miguel at niyaya siya nito na umakyat na sila sa itaas. Naayos na raw nito ang master bedroom kung saan sila matutulog mag-asawa. Bigla siyang naging alangan. Parang bigla siyang naging awkward. Ngayon pa talaga siya naging awkward kung saan daladala niya na nga ang anak nila. "Miguel," tawag niya sa lalaki. Napasulyap pa siya sa singsing na suot nito na nagpapatunay na mag-asawa na sila. "Yeah." Umupo ito sa kanyang tabi. Ang lapit, lapit nito sa kanya na halos. Nakakapanibago ang pabiglang pagbago ni Miguel pero medyo okay na siya roon. Magtatanong pa ba siya? "I'll stay in the other room. Luciana, please." Napahugot ito ng hangin. "Why?" Tinitigan siya nito sa mata. Mariin siyang binabasa. "Gusto ko lang mapag-isa sa silid ko kahit mag-asawa na tayo." "Okay, I get it now. I know it's a little too fast for you. The wedding, the new house, and the fact that I am your handsome husband. You have reason to be concerned." Napangiti siya sa sinabi nitong handsome husband. "Thank you so much, Miguel." Ginanap naman nito ang kanyang kamay at hinalikan iyon. "Ah, bakit ngayon pa? Bakit ngayon pa naging ganito sa kanya si Miguel kung saan bilang na lang ang kanyang oras sa mundo?" Mabilis niyang binawi ang kamay at nagkunwaring inaantok na talaga siya. Tumango lang ito at niyaya siyang umakyat na sila sa taas dalawa. Sana ay mabilis siyang makatulog ngayon. Paniguradong maninibago na naman siya pero sana ay makatulog siya agad. Tatlong halik ang nagpagising kay Luciana ng umagang iyon. Pagmulat niya ng mata, diretsong nakita niya ang magagandang mata ni Miguel na ngayon ay nakatunghay sa kanya. "Good morning, Sleeping Beauty. I'm here to rescue you, my princess." Hindi niya mapigil ang mamula ng sabihin ni Miguel ang katagang iyon. Para siyang teenager na gustong mangisay dahil sa sinabi ni crush. "Good morning," nauutol na sagot niya. Sino ba kasi ang hindi mauutol? "Breakfast in bed, ha?" Bigla siyang napabangon nung lumayo ito saglit para kunin ang tray ng pagkain na nasa center table. Ang nangyari kasi, siya ang natulog sa master bedroom at ang lalaki ay sa guest room na katabi lang ng master bedroom. Hindi niya mapigil ang mapanganga sa nakita, ang dami nitong pagkain niluto at lahat ng mga iyon ay alam niyang masasarap. Bigla tuloy naglaway ang kanyang bagang. Ngayon lang siya nakaramdam ng matinding gutom since panay prutas lang siya at ayaw rin niya ng gatas. Ganito pala ang feeling ng pagsilbihan sa kama. Gusto niyang sabihin ang katagang iyon sa lalaki. First time nitong ginawa ang bagay na iyon na pagsilbihan siya. "They look delicious. Wow. Yeah." Natawa ito. Nilagay sa harap niya ang tray na good for two people ang pwedeng kakain. "Don't worry, Carlek. I'll serve you breakfast in bed every morning." Saka siya nito kinintalan ng halik sa labi. Bigla tuloy siyang nanigas at hindi makapagsalita. Para siyang naging tuod sa kanyang kinauupuan. Bigla tuloy nag-init ulit ang kanyang pisngi at naghugis puso ang buong paligid.
Pakiramdam niya, bumalik siya sa batang Luciana na matabang baboy na tinatawag na piglets ng mga kasamahan nito noon na sa tuwing makikita si Miguel ay parang himitian sa kilig. "Let's eat, ham!" Tumango siya at pinisil naman nito ang kanyang baba. Tuluyan nalunod ang kanyang puso sa saya. Kaya naman sa umagang iyon, magana siyang kumain. Salamat na lang at walang gatas na nilagay si Miguel dahil hindi talaga kakayanin ng kanyang sikmura. May kape itong dala pero mas pinili niya ang tubig. Nagtaka naman si Miguel pero hindi na ito nagkomento. Masaya ito na magana siyang kumain at naubos niya lahat ng mga pagkain na nilagay nito sa plato niya. Nabusog siya sobra. "I don't have any practice today. We can go out, if you want, Carlek." Napakunot naman siya ng noo sa huling salita na sinabi nito. "Carlek, ano yun?" "Theta M, you called me twice on that word. What's the meaning of that?" Umiti lang ito at nagkibit ng balikat. Kay kagandang pagmasda ni Miguel nang umingiti at abot sa mata ang ngiting iyon. Kay gwapo nito. "I'll wash these dishes, Lucy." Saka ito nagmadaling lumabas ng silid niya. Napasunod na lang ang kanyang tingin dito habang ang kanyang puso ay grabe sa pagtibok. Ang sarap pala talaga ang umibig. Napangiti siya. Napangiti si Luciana nang mabasa niya sa Google ang meaning ng Carlek ay love sa salitang Swedish. Yes, naalala niyang Swedish si Miguel at paminsan-minsan nagsasalita ito ng Swedish noon pero mas nag-uusap sila sa salitang English at Tagalog. Mabilis siyang naggayak sa araw na iyon. Gusto niya sanang magmukmak sa silid na iyon pero baka masanay siya kaya papasyal siya at lalanghap ng hangin. Maraming nagbago sa buhay niya sa isang iglap lang ng mata. Nakakalito nga isipin kung blessings ba talaga itong sakita niyang tumor o hindi. Nakakatawa lang talaga isipin dahil kasama niya sa iisang bubong si Miguel at ngayon ay asawa na siya nito. Hawak niya ang apelyido nito na pinag-aagawan ng ibang babae. Funny to say, pati pa nga ang kanyang kapatid. Lucy. Tatlong katok sa pintuan ng silid niya. Ang nagpagising sa kanyang diwa. Nakaharap pala siya sa salamin at pinagmamasdan ngayon sa life-size mirror ang manipis na tiyan. Wait, wait, I'll be there in a minute. Mabilis niyang kinuha sa malita ang sexy na damit at sinuot iyon. Konting make-up lang din ang kanyang nilagay sa mukha at messy bun lang ang buhok niya. Let's go. Saglit na natigilan si Miguel nang makita siya nito. Naghintay pala sa labas ng silid si Miguel sa kanyang paglabas. Stunning. Papuri nito. Umiti lang siya. Pupurihin pa kaya siya nito after 2 years. Kaagad niyang pinilig ang ulo. Guwapong guwapo ni Miguel sa suot na itim na polo at jeans. Simple pero nag-uumapo ang kagwapuhan. May suot itong cap at alam niya na kung bakit. Para iwas atensyon sa madla. Mabilis na hinawakan ni Miguel ang kamay niya at jinia siya nito. Hinayaan na lang niya ang kamay nito tutal pumayag na rin naman siya na magpakasal sila, mag-iinarte ba siya? Where are we going anyway? Where do you like to go? I'm not sure. You can suggest a location. I'm not sure as well. Then let's just drive and see where the road takes us. Okay. Umiti siya at kinindatan naman siya ni Miguel. Nakakapanibago pero pwede na rin. Asawa niya na ito ngayon, eh. Ilang sandali pa ay lula na sila sa sasakyan nito. Sa isang lake sila nagpunta at napakaganda ng tanawin doon. Matagal na siya sa Pittsburgh pero ngayon niya lang naisip na ang dami niya palang hindi napupuntahan. Nasa Twin Lake sila ngayon sa may Greensburg. Nang mga oras na iyon, konti lang ang mga tao at ang ilan sa mga iyon ay masasayang pamilya. Beautiful. One of my scapegoats. I usually spend my time here, when I want to get away from the rest of the world. It's beautiful and relaxing. Tama ito. Maganda talaga ang buong Palihid. Malinaw ang tubig. Malulusog at magaganda ang mga kahoy. Tahimik din at kay sarap pakinggan ng mga ibon na nagkakantahan sa paligid. Summer kaya ganito kaganda tingnan. Life is really beautiful. Yeah. And so are you. Umiti lang siya at hindi kumibo. Pinagmamasdan niya ngayon ang mga masasayang bata sa kabilang panig ng lake. Kasama ng dalawang bata ang kanilang magulang. Namimingwit ang mga ito. Mom! Mom! Is that Captain Miguel? Natawa siya nang ituro ng bata si Miguel. Kahit nakasuot ng cap si Miguel, hindi pa rin nakaligtas sa matalas na mata ng bata ang mukha ng asawa niya. Teka sandali, asawa! Mabilis niyang pinilig ang ulo.
Ang bilis naman niyang natanggap na asawa niya si Miguel. Guess someone knows you here. Tumawa si Miguel at kinawen ang batang babae. Kaagad naman na lumapit ang bata na sobrang tuwang-tuwa. Sumunod agad ang kapatid nitong lalaki din na hindi naglalayo sa edad 6 at 8. Captain, it's you, really? Oh my gosh! I can't believe it's really you! Napatili ang batang babae na kaagad sinenyasan ni Miguel na huwag maingay. Nangangislap naman ang mga mata ng dalawang bata. Tinanggal din ni Miguel ang suot na cap at mas lalong namangha ang dalawa sa nakita. Hello there, kiddos! Mabilis itong niyakap ng dalawa sa sobrang saya. Nag-request pa ang mga ito na magpakuha ng picture sa kanilang ina na isa rin masugid na fan ng team. Hindi naman maipapagkaila dahil ang suot ng dalawang bata ay jersey jacket ng jersey. Napangiti na lang si Luciana. Kung sakaling mamatay siya, hindi siya dapat mag-alala. Dahil mapagmahal sa mga bata si Miguel at kitang-kita niya ito ngayon. Napanatag siya sa isiping ito. Hindi siya habang buhay mabubuhay pero lalaban siya. Who is she, Captain? Tanong ng dalawang bata sa kanya. She's Lucy, my lovely wife. Kinuha naman ni Miguel ang kanyang kamay at pinakita sa dalawang bata ang wedding ring nila. Ang lakas naman ng tili ng mga bata na kinilig para sa kanila. Namula tuloy siya na hindi niya inaasahan. She's really beautiful and I want to marry her too. Siya naman ang natawa sa tinura ng batang lalaki na edad ay 8. Hindi kasi nakaligtas sa kanyang paningin ang paglinya ng kilay ni Miguel. Hey hey kiddo, she's my wife. You can find a wife at your age. She is mine, all right. I don't share my wife. Diniin ito ang salitang wife, at nakipagsukatan ng titigan sa bata. But she's beautiful. I like her too. Mas lalong lumakas ang kanyang tawa. Mukhang makikipag-away pa ata ang lalaki ngayon sa bata, You're bad Terry. You can't marry Captain's wife. Nakasimangot naman na saad nung batang babae. Naka-cross arm ito at halatang handa ng iyak sa inis. Why not? Because you always peed on your pants at every night. Hindi na natapos ng batang babae ang sasabihin dahil bigla na itong dinala ng batang lalaki papalayo. Nagtinginan sila ni Miguel at sabay na nagtawanan. Ang cute ng mga battle na pasunod, tuloy ang tingin niya sa mga ito na ngayon ay nag-aaway na. They're so cute, except the boy one. Ang why not? That boy wanted you as his wife too. Ang lawak ng ngiti niya. Kinilig siya, yes. Hindi naman siya robot para hindi kiligin. Ilang beses na nitong inulit ang salitang asawa ngayon araw. Pinagdadamot siya nito pati sa bata. May amusement tuloy na kapa niya sa kanyang puso para kay Miguel. Hindi siya nagsisi na sumama siya rito ngayon sa lake na ito. Para kang baliw. Baliw, like crazy. Pinalik nito ang suot na cap sa ulo. Mabuti at wala nang nakapansin sa kanila. Nasa isang sulok kasi sila nakapwesto at medyo tago. Tumango siya. Yeah, baliw. I know. Baliw sa sobrang pagmamahal sa'yo, Carlek. At nahulog ang puso niya. Hindi siya napakibu agad sa dirderechong Tagalog nito at sinundan pa ng love sa dulo. God! Bakit ngayon siya pinapakilig ng ganito ni Miguel? Gusto niyang maglupusay sa kilig.